Kamusta mga boss? This is Dr. Gadget at welcome sa aking channel. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang mga cellphone technician ay may kanya-kanyang sariling kaalaman sa paggawa ng sirang cellphone. Lahat ng ituturo ko ay based my own experience at hindi kinopya sa iba. At kung sakaling magustuhan mo ang aking video, pwede bang pakipindot naman ng subscribe button dyan sa ibaba? Pati na rin yung notification bell para updated ka pag may bago akong upload. Tara, simulan na natin. Kamusta mga boss? Welcome po sa inyong lahat sa aking channel. Dun sa mga gustong matuto, ito na po yung channel na hinahanap nyo. Step by step tutorial, from basic to latest. So, ako nga po pala si Dr. Gadget. So, simulan na natin. Kung napapansin nyo, meron ako ditong cellphone board. Samsung to. S5360 model. So, bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano hinahawakan ng tama ang cellphone board. So, ganito po siya. Pag hinawakan mo siya, dyan lang sa pinakakantong-kanto lang. Ganyan po ang tamang paghawak. Yan. Hindi mo siya pwedeng hawakan dito sa IC na to. Yan, sa mga IC na yan. Yan, nakikita niyo po mga itim na yan, tabag po dyan IC. Hindi niyo siya pwedeng hawakan ng rekta dyan, ng ganyan. O bakit daw? Bakit daw hindi pwedeng hawakan ng ganun ng rekta? Hindi niyo po siya pwedeng hawakan kasi po, ang tao, merong kuryente sa katawan. Ang tawag doon, static energy. Pag ginawa ko yung mayan, kung mayroong static energy, pwede kang mag-question ng no power. Mamamatay yung board. Ibig sabihin, mamamatay din yung cellphone. So, bakit ganun yung iba hinahawakan yung mga IC? Opo, tama po yun. Hinahawakan yung iba, yung mga IC. Pero, bago nyo yung gawin, kailangan nyo muna i-discharge yung sarili nyo. Paano bang i-discharge? Humawak mo muna kayo sa mga metal bar or ano po, doorknob. Yun, once na humawa ka dun, madi-discharge ka na, pwede mo nang hawakan yan. Yan mga yan. Ginagawa lang po ang pagkapadyan sa mga IC na yan. Example, mga shorted problem. No power, shorted, kaya po siya kinakapa. Yung mga gusto pong maging technician dyan, invite ko kayo mga boss, pa-support naman ng channel natin para mas ganahan pa ako mag-upload. Unang-una, para maging cellphone technician tayo, kailangan po muna natin ng gamit. Ano ba yung mga gamit na yan? So, ipapakita po silang lahat sa inyo. Akala ko ba gamit? Bakit merong gin? hindi po gin yan. Ang tawag dito, locker thinner. Ginagamit to sa mga unit na nabasa, water damage. Ang kasama niyan, ito po, yanera. Yung gawaan ng leche plant, kailangan natin yan sa cleaning material natin. Tapos, old toothbrush, kailangan din natin ng ganito. Ipakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit, ha. Ito, example, nabasa ako nyari. Meron akong board dito na water damage. Para mawala yung tubig na nasa board, kailangan natin siyang linisin. Kailangan natin siyang ibabad. Bago natin gawin yon, siguraduhin muna natin natanggal natin yung camera. Kasi, masisira yan. Nalagyan mo lang siya ng thinner. Tapos, tsaka mo ngayon babrushin. Yan. Ginagawa natin to para mawala yung mga tubig na kumapit dun sa mga piyesa, sa mga resistor, capacitor, na nagkukos ng shorted or no power. Yan. Ganyan siya. Ito, pagkatapos nyo yung linisin, pwede nyo itong patuyuin lang. Samahan nyo na rin siya ng cotton buds. Ito namang cotton buds na to, ginagamit naman to sa mga matitigas na mga pindutan. Example, ito, home button to. Matigas, hindi siya mapindot. So, lalagyan mo lang siya ng thinner. Tapos, kukuskusin mo lang siya dyan. Para malinis siya. Yan, cotton buds. Kadalasan, kahit linisin mo lang, example, water damage, nilinis mo, natanggal mo na yung mga tubig, natuyo na. Nabubuhay na yung unit, may mga ganong case na nagagawa yung cellphone sa pamamagitan ng linis lang. So, ito yung unang-una natin kailangan, cleaning material. Dapat meron kayo nito, mga mura lang naman to. Mga basic na tools lang yan. So, ito naman yung susunod natin gamit. Kailangan nyo po ng baraha. Para pag nainip kayo, pwede kayong makapagpusoy or makapagtongit. Hindi po, a joke lang.
Kailangan nyo po ng baraha. Ginagamit ang baraha na to sa pagbaklas ng mga LCD or touchscreen. Ito ang pinaka-ginagamit natin kasi ito yung pinaka-maninipis na pwede mong padaanin pinaka-gilid ng LCD. Itong material na to ang ginagamit, isa sa mga pambaklas ng LCD. Baraha. Ang nating gamit ay ito. Familiar na kayo dyan. Screw set yan. Pambukas ng cellphone. Kailangan mo yan. Siyempre, paano ka makakagawa ng cellphone? Yung iba, kailangan mong buksan. Kailangan mo nito, pambukas to. Ang ating gamit ay ito. Medyo familiar na po ba? Ang tawag dito, tweezer. Merong dalawang klase ng tweezer. Isang straight, tsaka isa namang curve. Depende po sa inyo kung saan kayo masasanay. Ito, ginagamit to pagbubunot ka ng capacitor, resistor, ng charging pin, or ng IC. Ito yung ginagamit na pambunot. Mahalaga din po ito. Kailangan nyo rin yan. Ang tawag dyan, tweezer. So, ito naman, ito yung pinaghatian yan. Ginawa ko lang to. Makakatulong to sa inyo para sa pangungkab ng cellphone. Pambukas. Pwede kayong gumawa ng sarili nyo ganito. Ang susunod na gamit naman ay ito. So, basic lang din to. Alam nyo na kung ano to. Glue stick, 10 piso lang yan. Ito, ginagamit naman to para makatulong sa'yo na patibayin yung ginawa mo. Example, charging pin, lifted na. Wala nang kakapitan yung mga paano na kumakapit sa board. Pwede mong gamitin to pang patibay. Ano yan? Glue stick. Ito naman, cutter blade. Kailangan mo rin ng cutter blade sa pagre-repair ng cellphone. Pwede rin yung mga normal na cutter blade na nakikita nyo dyan. Pwede rin ganito. Yan, kailangan nyo yan. Susunod natin gamit ay ito. Tester. Familiar na kayo dito. Kailangan nyo to. Isa to sa mga pinakamahalagang gamit. So, ginagamit natin itong tester para madetect natin yung mga putol na linya at mahanap natin kung saan talaga siya nakakonekta. Kailangan natin ito. Mahalaga to, ha. Ito naman yung susunod natin gamit. Ito yung isa sa mga pinakamahalagang gamit pang hardware. Una, soldering iron. Recommended ko sa inyo na gantong klase ang bilhin nyo kasi ito, mura lang to, tapos maganda. 40 watts na soldering iron, panghinang. Kailangan nyo yan. And then, kailangan nyo rin syempre, nalalagyanan niya, soldering stand. Tapos, itong pangkaskas ng kaldero or steel wool. Kailangan nyo na ito. Kasi dyan mo ipapunas yung panghinang. Tapos, ito ang pares niya. Kailangan mo ng ganito, soldering paste. Suggested ko sa inyo, itong gantong klase ang bilhin nyo kasi ito yung pinakamaganda. Ito yung Eagle Electric soldering paste. Then, kailangan nyo rin po ng lead or tinga. Ito yung pinakamanipis na lead. Tinga yan. Kailangan nyo na to sa pagre-repair ng cellphone. Tsaka ng jumper wire. Ito pong jumper wire na to ay coated yan. Hindi yan kapareho ng wire na nandun sa ventilador. Kasi yun, open yun. Ito naman, coated to. Jumper wire ang tawag dyan. Kailangan nyo rin yan. So, ipakita ko sa inyo kung paano yung gamit na ito. Itong soldering face, dito natin sinasawsaw yung soldering syempre. So, ganito. Kung napapansin nyo, yung dulo ng soldering ko, parang kinakalawang na or madumi. Pag gaganyan ng soldering natin, may hirapan tayong makapaghinang. Kasi unang-una, hindi maluluto yung tinga. Or mahihilaw siya, hindi siya masyadong kakapit. So, ang ginagawa natin dyan, lilinisin muna natin yung panghinang natin. Para malinis mo to, isasosaw mo lang siya dyan. Tagalan mo, kahit mga 5 seconds, then, mat mo na. Punas mo lang dito. So, yun. Kung napapansin nyo, medyo gumanda na yung dulo nya. Nawala na yung kalawang. So, mas makakatulong na tayo na mas madali. Ayan o. Nakikita nyo po. Yan. Mas matutunan natin ng maganda yung tinga. Yan. Yun. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung mga yan. Sa ngayon, ito muna yung mga gamit na kailangan ninyo. Soldering, jumper wire, lead, soldering stand, tsaka tong
Eagle soldering piece. Kailangan nyo itong soldering piece ito. Mahalaga rin to. Kasi hindi gaganda yung dulo nyan kapag wala kayong ganitong sawsawan. Kailangan nyo rin po nyan talaga. Ang susunod naman po natin gamit ay ito. Ang tawag po dito is cellphone board holder. And then, itong plugs. Ang tawag dito injection plugs, pero merong nabibiling plugs na hindi nakalagay dito. Itong plugs naman, ginagamit natin to kapag bubuno tayo ng pyesa. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagamit. So, ito. Yan. Yan ang purpose niyan. Siya ang nag-hold dyan. Siya ang umahawak ng cellphone board para makapag-repair ka ng maayos. Kailangan din natin yan. PVC board holder. Tsaka ng plugs. Ito na yung pinakahuli at isa sa mga pinakamahalagang gamit at pinakamedyo may presyo sa lahat ng pang-repair natin. So, ang tawag dito, hot air. Yan, yan ang dulo niya. Ang hot air, may lumalabas siya na hangin na mainit para mabunot mo yung piyesa na nasa board na kailangan mong bunutin. Ang paggamit nito, kung napapansin nyo, meron siyang adyasa ng init at meron din siyang adyasa ng hangin. Meron yung mga nakalagay kung anong mga number, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi ko marirecommend na sundan nyo yung mga number na yon. Kasi kadalasan sa mga ganito na mga matanda na, mga luma na, syempre, humihina din yung mga ganito. So, ang gagawin mo, ikaw mismo ang mag-a-adjust sa sarili mo. Paano bang mag-a-adjust? So, ganito. Kailangan mong pakiramdaman yung lumalabas na hangin sa kanya. Kung sa pakiramdam mo, yung init na yon, tsaka yung hangin na yon, ay kaya nang bumunot ng pyesa at yun na yung saktong init na kailangan mo. Yan, so ipakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit at paghawak ng hot air. Ito yung PVC board. Example, meron kang piyasang bubunutin. Kunyari, itong malaking kapasitor na to. Ayan. So, kailangan mo siyang initan. Ang tamang paghawak po ng hot air is hindi na ganito, hindi na katagilid. Kasi once na nakatagilid yan, yung init niyan pwedeng may masaging ibang mga parts. Ang tamang paghawak po ng hot air is ganito. Diretso. Diretsong diretso. Patungo doon sa may piyesang bubunutin nyo. Okay po. Magsasample tayo. Bubunot tayo ng piyesa. Okay. So, example, meron tayong problem. Shortage siya. Ang shortage sa kanya is itong kapasitor na to. Kailangan natin siyang bunutin. Nakadikit yan sa board. Nakahinang yan. So, ganito, ang tamang pagbunot niyan. Siyempre, una, kailangan mo itong plugs. Yan. Lalagyan mo lang siya ng kaunti. Yan. And then, tsaka mo, iinitan ng diretso. Diretso sa kanya. Yan, ganyan. Para malaman mo kung malambot na yung bubunutin mo, kaya mong ugain or alugin. Yon. Pagka gumalaw na, yan. Mabubunot mo na yung pyesa na kailangan mong bunutin. Siyempre, once na binunot mo yan, yung ibang parts ng cellphone, kailangan mong palitan ng ganyan din. So, kung magpapalit ka naman ng capacitor or resistor, ganun lang din yung gagawin mo. So, kukuha ka ng parts sa ibang board din, ibabalik mo lang sa kanya. Tulutok mo lang tulad yung hot air. Diretso pa rin po. Diretso yung diretso lang yung hawak nyo. And then, aalugin nyo lang din po ng konti. Para malaman yung lumambot na talaga siya. Or yan. Yan na. So, ganun po ang tamang paghawak ng hot air. Yan nyo po. Sa susunod, mas magpo-focus tayo dyan. Sa ngayon, introduce ko lang muna sa inyo yung mga gamit na kailangan nyo sa pag-repair. Decidido ka at umabot ka sa part ito ng video, bibigyan pa kita ng isa pang tips. So, ito naman yung kanina yung jumper wire.
Lahat po ng nakakanood ng video na to at interesadong matuto, invite ko na po kayo lahat na bumili na kayo ng mga gamit nyo para makasabay po kayo sa akin habang natuturo ako sa inyo. So, ngayon, ang last natin is kung paano ba mag-jumper. So, ito, ang tawag dito, jumper wire. Isa to sa mga mahahalaga, ang pag-jumper. Pwede kong sabihin na nasa top to. Top ng pag-repair ang pag-jumper. Kailangan nyo itong matutunan. So, ito yung jumper wire. Coated yan. Kahit lagyan mo ng tinggay yung dulo niyan, hindi kakapit kasi nga coated siya. So, merong technique na ginagawa para mapakapit ito na madali at na maganda. So, ako, ang ginagawa ko para mapakapit yan na maganda is kinakaskas ko yung dulo niyan ng cutter blade. Kailangan mo siyang kaskasin ng cutter blade para mag-open yung pinaka-coat niya. Yan, kung napapansin nyo, medyo kumintab na yung dulo. Ibig sabihin, open na yun. So, yun. Kung nakikita nyo po, meron na siyang tingga sa dulo. Yan, napakaliit niya lang. Tsaka po, bigyan ko po kayo ng konting tips sa paggamit po ng panghinang. So, pag humawak po kayo ng panghinang, para kayong humawak ng ballpen or lapis. Kung paano po kayo magsulat, ganun din nyo din po siya hahawakan para magamit siya na maayos. So, example, ito. Itong binunod natin pyesa kanina, jumpera natin. Ako, ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang yan ng konting tingga. Konting-konti lang po. Yun. And then, tsaka ko, ilalagay yung jumper wire sa kanya. Ayun. So, ito na siya. So, kung nakikita niyo po, is meron na siyang jumper doon. Invite ko po kayong lahat na kung decidido po talaga kayo matuto, bumili na po kayo ng mga gamit nyo. At mag-practice na po kayo mag-jumper para po makasunod kayo sa mga ituturo ko pa sa susunod. So, ayun lang po. Sana po meron kayong natutunan sa aking video na to. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Tulong na rin po ito sa aking channel para mas ganahan pa po akong mag-upload pa ng mga video. Thank you po sa inyong lahat and God bless.